ang form of singing niya is napaka-brutal at saka aggressive. Yung parang talagang warrior ang dating. Makes me unique. Not all singers can do it. Walang tunay na rockstar kung hindi yung mga talagang disiplinado lang at talagang nagbibigay lang ng oras. Ako nga pala si Jojo, vocalist ng death thrash metal band Bloodshedd. Ito yung musical na narinig ko na naging fan ako at ito talaga yung parang gusto kong tugtugin. Dati ang style ng vocalization ko is yung talagang deep growling. Then nag-evolve sa screeching, yung parang mga banshee type na screech. Nung nag-ship ako ng vocalization ng screeching, hindi naman yung parang kinasanayan ko na at hindi ko na kaya mag-growl na tulad ng ginagawa ko dati. Pero alam ko rin na nagkaroon din ako yung parang yung tinatawag nilang namamalat. Yung halos wala kang, hindi ka na, parang nakangati na yung lalamunan. Dumaan din ako sa ganung sitwasyon. Pero hindi naman sa parang malala na hindi na ako makapagsalita o hindi na ako makapag-vocal ulit. Hello, I'm Skits. I'm from the band Halmista and I'm the vocalist and the lead guitarist. Siguro ko kaya nahilig ako makinig ng metal music kasi nung grade 6 ako, doon ako una nakarinig ng Greyhounds, tas Cheese. And nagulat ako bakit ganyan sila kumanta. Masyadong harsh. Noong una, hindi ko talaga siya masyadong nasakyan dahil it was new to me. Pero nung slowly, na-digest ko siya. That's when I started to challenge myself with this vocal style. Ako si Ian Tayao, vocalist ako ng Queso. Gustuhan ko din sumigaw dahil sa mga bandang tulad ng death metal na ewan ko kung anong doom o kung ano man. Iniiwasan ko isagad yung sigaw kasi para ma, lalo na pag marami kang kinakanta, ang tendency is kailangan talaga i-moderate mo at balansehin mo. Tulad nung pagka gumagawa kami ng lineup, yung una ko muna hindi ko binibigla yung mga kanta na may sigaw agad. Kailangan talaga malaking factor yung lineup mo naka-depende sa kalagayan ng boses mo. Tapos hindi lagi na 100% na maganda at perfecto sa tingin mo yung boses mo kasi talagang may mga araw na basta na lang talagang sapul na lang talaga yung lalamunan mo at hindi mo na siya maiiwasan. Usually, nagkakamero sila sa ng problema sa kanilang
pagkanta. Kasi kadalasan kasi dyan is pagkatapos ng performance sila, namamao sila. Tapos meron na naman silang gig the next day. So papapaano yun? Ano magiging epekto nito sa gawaan ng boses nila? Yung patawag nating voice box o vocal cords. Ah? So pagka ganitong na-abuse yung gawaan ng boses, ano nangyayari dyan? Namamaga. Okay, wala naman kasing problema yon. Kasi kung ipapahinga mo lang, yun naman talaga yung experience nila, gumagaling naman sila ng usap. Okay? Kaya lang kasi, ang problema doon is kung palagi. Katulad ng mga, yun nga, mga singers, mga teachers, na pagka laging namamaga yun at nananatiling namamaga, pwede magkameron sila ng tatawag namin mga nodules, bukol-bukol, na mas magiging permanent yung hoarseness nila, makaka-apekto na sa kanilang trabaho o sa kanilang profesyon. Hindi mo naman kasi pwedeng sabihin sa mga to na, oy, tigilan nyo na para ang tagang prevention doon is siyempre, avoid mo yung vocal abuse, which is hindi naman pwedeng gawin kasi ito nga yung professions nila. So, napaka-importante. Ito ang representation ng vocal cords natin. Covered siya ng layer of lubricant, tapos balat. May dalawa siyang posisyon. Open kung tayo ay hihinga, and then closed para mag-vibrate, para makagawa tayo ng sound. Vocal nodules naman ay nagre-resulta dahil sa overuse. Mahihirapan ang vocal cords natin mag-vibrate, kaya nagiging hoarse ang boses natin, o rough ang tunog. I think, siyempre sa lifestyle lang problema because I don't smoke, I don't drink. Smoking, sumayon. Sigarilyo, iwas ka sigarilyo kahit siguro kahit hindi ko kumakas, iwas sigarilyo, hindi sumayon. Usually, nasa lifestyle yun kasi ng mga rock singers, mga ganyan. Yung lifestyle nila hindi rin healthy para sa vocal cords nila. Usually, nanigrilyo, masyadong lakas siya tumalakas mag-inom. Make sure na may complete ako sa pahinga o sa rest. There's an upcoming gig the next day. Ipahinga mo yung boses mo. Kung kailangan mo talaga mag-practice, practice ka ng mga siguro 7 hours before the gig. Then, pahinga ka, magsasalita. Huwag ka magpuyat kasi talagang puyat talaga nakakapagod. Pag napagod ka, dun talaga nawawala yung boses mo. Sila kompleto sa tulo. Which is hindi rin nakakatulong sa vocal cords nila. May incident na pag naabutan din ako ng malamig na tubig dun, may chance na nagkakaproblema. Huwag kang kakain or inom ng malamig. Napaos na rin ako ng sagad-sagad talaga na hindi talaga kinaya sa stage. Napaos talaga ako ng todo. Kailangan na maayos yung hydration natin. Okay? Hindi naman importante yung tagang madami sa isang inyong. Ang importante, madalas ka mag-sip ng water. Usually, kung mapapansin mo, yung mga singer, may tubig din sa stage. Kasi kailangan nila mag-sip ng water. Advisable na lagi mag-sip ng water. Siguro tumugtog, tinatry ko na warm up ko na sa growl at sa screech. Pero hindi mo na pinapuwersa, inuunti-unti ko. I would like to recommend Melissa Cross. She came up with a DVD na teaching how to growl properly. Tapos yung mga gaya ng mga A, ginagrowl ko yun, at saka I. Then, konting inhale, exhale. Which is yung paano magsisave ng air sa stomach ko, then kung paano ko siya i-release. May isang beses nangyari sa akin, tumugtog kami, tapos eksaktong-eksakto nung unang kanta pa lang, wala na akong boses. So, kailangan mong daanin sa mga ibang mga paraan sa performance siguro. Basta may lesson mo lang. We'll be right back.
tapos maging ano sila, disiplinado para dyan, para mapreventan. Kapag nakaramdam kayo ng sama sa lalamunan ninyo, huwag kayo magdalawang isip, magpakonsulta agad kayo sa doktor. Always, look out for your health. Kasi, if you don't, ikaw rin ang kawawa. Just monitor your health, tsaka kung ano capacity ninyo. Tsaka automatic, kung ano yung goals ninyo, nasa sa puso ninyo. Go ahead. Kailangan mo pag-isipan talaga kung kailangan mo talagang sumigaw o hindi sumigaw. Kung kailangan mong kumanta, kantahan mo, huwag kayong matakot mag-experiment ng iba't ibang klaseng estilo. Huwag nyo hayaang may pumigil sa inyo. Gawin nyo lang yung gusto nyo. Pero isipin nyo rin kung tama ba yung ginagawa nyo. Pero kung pakiramdam nyo yung tama, gawin nyo. Dahil yan ang makakabuti sa inyo. They should ask yung other seniors what they do na para hindi masyado nahihirapan yung vocal cords nila. Stay metal, from the mind to the heart, metalize.